Excuse me. Nandito po muli tayo sa ating Rema Pills FB Live Edition. At ngayon po magkakaroon po tayo ng bagong topic. So, last week, natapos na po ng ating mga pastor yung ating mga pinag-usapan na kapag ikaw ay kinokorek ng Diyos. At nawa tayo pong mga taga-Rema ay marami po tayong napulot at natutunan at isagawa po sa buhay. Amen po. So, tuloy po tayo. Punta po tayo dito sa panibago po nating topic. Ang sabi po dito, 5 habits that will kill your spiritual growth. So, meron pong 5 bagay po tayong pag-aaralan. Iisa-isahin po natin. Ang 5 habit daw na pwedeng makapatay sa ating paglago spiritually. Okay po. 5 habits that will kill your spiritual growth. Ang 1 po natin, ang sabi po dito is a bad temper. So, ito po ang 1 sa topic natin ngayon, a bad temper. Buksan po natin yung Bible natin sa James chapter 1, verse 20. And ang sabi po dito, basahin ko po sa Tagalog na version po, ang sabi po dito, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko po, ang sabi po rito, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Dito po sa pinag-uusapan po natin, ang sabi po rito, meron po tayong 5 bagay o habits. Ano ba ang ibig sabihin ng habits? Ang habit ay isang bagay na nakasanayan mong gawin. Nagsisimula ka at nakakasanayan mo na siyang gawin. Ito po ang sinasabi ng Biblia na makakasama po at makakahadlang sa paglago po natin as Kristiyano. Ang 1 po natin dito is yung bad temper. Ngayon po dito sa binasa natin, ang sabi niya po, ang galit po ay hindi nakakatulong para magawa ang kalooban ng Diyos. Maisagawa ang kalooban ng Diyos. Sa ibang version po, basahin ko lang po sa inyo. Ang sabi po rito, for the anger of man doesn't produce the righteousness of God. Sa ibang version naman po, for man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Ang Diyos po ay merong nais para sa ating mga Kristiyano. Ano po yun? Ang nais ng Diyos na isapamuhay natin ay ang bunga ng Kanyang Espiritu. Ang bunga ng Espiritu Santo na kung saan dito po natin mababasa at makikita na ang nais ng Diyos sa bawat Kristiyano ay magkaroon ng bunga na to. Dito po nakapaloob ang pag-ibig, pagtsatsaga, ano pa po, ang sabi niya po dito, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, at ang sabi niya po, ang pagpipigil sa sarili. Makikita po natin before sa verse na to, na kung saan binanggit ang mga bunga ng Espiritu, makikita po natin sa taas na verse, binanggit po ang mga ayaw naman ng Diyos para sa ating mga Kristiyano. Ito po yung mga gawa ng laman. At mababasa po natin dito, isa po ang magagalitin, isa po ang kawalan ng pag-control sa sarili, ang ayaw po ng Diyos. Ngayon po, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Bakit po? Ang sabi po dito sa pinag-uusapan natin, maaari itong makapatay sa spiritual na paglago mo. So, pwede natin i-check yung bawat isa sa atin para po mapigilan at hindi tayo maisahan ng kaaway. Amen po. Sabi niya po dito, dahil kung makakasanayan po natin gawin ito, makakahadlang po ito sa atin. At kung hindi natin ito ihinto, maaari ito po ang humadlang sa paglago natin spiritually. Amen po. Sabi po rito, ang gusto ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng bunga ng Espiritu. Yan po yung kaninang binanggit ko. Sa Galatia chapter 5, 22 po, mababasa po natin doon ang bunga ng Espiritu at ang ayaw naman ng Diyos sa atin bilang isang tao, yung mga gawa ng laman po natin. Alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, alam ko gusto po nating lumago.
Yan po ang hangad ng bawat isa at yan ang desire ng Diyos para sa ating mga Kristiyano. Yung patuloy tayong lumalago, pero dapat alam po natin yung mga bagay na dapat nating iwasan. Amen po. Dapat malaman din natin yung mga bagay na layuan natin, na dapat nating layuan, na dapat nating alisin sa ating sarili. At isa po itong pinapaalala ng Diyos is yung kawalan po ng pagpipigil, yung pagkakaroon ng bad temper. Dahil po, nais ng Panginoon na ang bawat isa sa atin, yung buhay Kristiyano natin ay magpatuloy palago ng palago ng palago. Kaya alam ko po, mahirap man minsan na sa bawat isa, yung pakiramdam natin, yung emosyon natin ay pigilan. Pero as long as na gusto mong lumago, kailangan mong supilin yun. Kailangan natin na magkaroon po ng self-control. Amin po. Dahil in order po na tayo po ay mag-grow spiritually, may mga isasacrifice po talaga tayo. Marami tayo na isasakripisyo, lalo na sa ating karakter. Maaaring hindi maganda, hindi masarap ang pagtutuwid, pero kung tayo po ay susunod, tayo po ay mapapabuti. Amen po. Sabi po rito, ang paalala sa atin ng Biblia para maiwasan natin ang pagkabagsak ng ating espiritual ay kailangan natin matutong magpigil sa sarili. Amen po. Minsan po, di ba, nandoon yung minsan kapag kami nga po magbibiruan na may mga tao kang makakaharap na talagang nakakagalit naman. Pero minsan maaalala mo na hindi, Kristiyano pala ako. Meron pala akong Jesus na dala-dala. Kaya somehow, hindi lang para sa sarili mo, kundi alang-alang para sa Diyos. Ibababa mo na lang yung pride mo. Okay lang, minsan magbibiroan po tayo na parang nakangiti ka pero gusto mo na talagang magalit. Pero alam niyo po, sa mga bagay na pagpipigil natin, nakikita po ng Diyos ito. At naipapakita natin na naisasagawa natin yung bunga ng Espiritu Santo para sa atin. Amen po. At isang reminder lang naman po ito, ano po, na ang sabi niya, itong habit na to, kung hindi natin aalisin, kung hindi natin pipigilin, malaki po ang magiging fact nito na mahadlangan ng paglago natin spiritually. Ano po yun? Yung kawalan ng control, yung pagiging emosyonal na mabilis kang magalit. Sapagkat kapag ang tao po ay nagagalit, nakakapag-desisyon siya ng hindi tama. At ito po ang sabi ng Biblia, sabi niya po rito, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Tinuruan po tayo ng Diyos na maging mahinahon. Tinuruan po tayo ng Diyos na i-control natin yung sarili po natin. Ano po? Meron po tayong tatlong bagay na naalala ko po yung isang turo ng mga pastor natin. Tatlong bagay na magagawa mo na hindi mo na mababawi o hindi mo na maibabalik. Ano po yun? Number one, yung bato na ibinato mo sa dagat. Hindi mo na siya mababawi. Hindi mo na siya maibabalik. Pangalawa, yung oras na ginamit mo. Kapag yung oras na to, nagamit mo na, mamaya hindi mo na siya pwedeng ibalik. Kasi tapos na siya. Pangatlo po, yung salita. Yung salita natin na binitawan na natin, na dahilan out of anger, hindi na po natin ito mababawi. So isang paalala po para sa atin ng Biblia is matuto tayo. Naalala ko po kapag po minsan ang mga doktor, di ba, pagka sasabihin sa atin kapag nandun yung naha-high blood minsan ng isang tao, tinuturuan tayo mag-inhale, exhale para nandun yung pagiging kalmado. At sa mga bagay po na ito, itinuturo sa atin ng Panginoon para po maiwasan natin yung pagbagsak ng ating spiritual is huwag po nating gawing habit yung pagiging bad temper.
Maaaring mga Kristiyano na tayo, pero alam ko po na ang bawat isa sa atin ay marami pang aayusin. At nandyan ang Diyos para ayusin po tayo. Nandyan ang Diyos para tulungan tayo. Yun nga lamang kung papayag po tayo na magpaayos sa Panginoon. Pero naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin rito, gusto nating lumago. At kailangan lang natin pumayag po tayo. Amen po. Kailangan lang natin magkaroon tayo ng self-examination na ito palang bagay na to ay hindi maganda para sa paningin ng Panginoon. So, ialis po natin kasi ito rin po yung magiging obstacle, yung hadlang magkakaroon tayo ng pader para mas lalo tayong lumago sa spiritual po natin. At yun po ang ayaw ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Diyos, tayo po ay mag-grow pa, tayo ay tumangkad pa, tayo ay lumago pa, tayo ay maging mabunga pa. Kaya ang nais ng Panginoon, ang isa buhay natin ay hindi yung gawa ng laman, kundi yung ating pagsunod sa kanyang spirito. At ito po ang bunga ng spirito. I-apply po natin to at lagi nating i-remind sa sarili natin na ang bunga na dapat meron tayo ay ang bunga ng spirito ng Diyos. Amen po. So, yun lamang po ang ma-share ko sa inyo. Subaybayan po natin yung mga susunod pa po na mga pastor natin na magbabahagi na mga kasunod po nitong topic po natin. So, ulitin ko po, 5 habits that will kill your spiritual growth. Number 1 po natin is yung a bad temper. Iwasan po natin yun, mga kapatid. Amen po. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, patuloy po kami na nagpapasalamat muli sa oras na to. At Lord, hayaan mo na ang buhay namin ay siya sa atin mo. Maraming bagay sa buhay namin na dapat ayusin. Panginoon, naririto kami at willing kami, Panginoon, anuman yung bagay na gusto mong baguhin sa amin. Tulungan mo kami as long as, Panginoon, para sa kalpaglago namin. Lord, hayaan mo na magkaroon kami ng isang pusong mababa. Isang puso, Panginoon, na masunurin sa iyo. Salamat, Ama, at hayaan mo ang pagpapala sa bawat kapatid ko na nanonood. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po sa ating lahat at mag-ingat po tayo lagi.